The third Sunday of Advent is like a break. It is a one-day holiday from the purple of Advent. Kaya po, pag tinignan natin yung ating parol ng halina, ang pangatlong ilaw ay kulay rosas. Hindi siya purple, hindi siya violet, sapagkat ang araw na ito, ang tawag dito ay Sunday ng Rejoice. Saan ang gagaling yung saya ng Adviento? Saan ang gagaling yung saya ng araw na ito? Para mapatandaan ninyo ay ABC. Kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging mapayapa, at kung gusto mong maging maligaya ang iyong buhay, ang A ay admit your faults. Tanggapin mo ang mali sa'yo. Lahat tayo may mali. Lahat tayo may pagkukulang. Pero hindi lahat tayo umaamin. Kasi kapag hinarap tayo ng ating sariling kapintasan, meron agad tayong sagot, eh sila rin eh. O meron tayong sagot, minsan lang naman eh. Admit your faults. There will be no joy of Christmas for those who are not willing to say, I am sorry. There will be no joy of Christmas for those who are not willing to say, I need to change, something is wrong with me. Beginning with myself, to the last parishioner, we need to admit our faults because none of us is perfect and therefore we need to change. A, admit your faults. B, ano po yung B? Believe in miracles. Believe in miracles. John the Baptist was a walking miracle because his mother and his father were both elderly. Lampas na sa taon ng panganganak. At si John the Baptist, nung siya ay paglihi, napipi ang kanyang tatay. At paglapit ng Pasko, maririnig natin ang kwentong ito. But believe in miracles. Miracles do happen. Sabi po ni St. John of the Cross, we receive from God as much as we expect. If your expectation is low, you will receive low. If your expectation is high, you will also receive high. Believe in miracles. Admit your faults. Believe in miracles. Ano po yung C? Ang C ay consistency. Consistency. Ang opposite ng consistency ay ningas kugon. Ang opposite ng consistency ay biglang apoy pero wala pala. Consistency means I am committed now as a young person. I will be committed as a young professional. I will stay committed as an adult. I will stay committed in my senior years. Nothing will change. John the Baptist was consistent. Sabi niya sa mga tao, reform and change your lives. Pero nung humarap siya kay Herodes, nung humarap siya sa mga pari, nung humarap siya sa mga may kapangyarihan, binago ba niya? Hindi. Reform your life pa rin. At kahit pagbantaan siyang papatayin, at kahit nung malapit na siya talagang pugutan ng ulo, he was still very consistent. Because if we are not consistent, we would be tempted to hide. And when we hide, we also learn the consequences. We will have double personalities, hindi na natin makita. Magkukunwari ako dito, totoo ako dito. May ibang mukha ako dito, iba ang mukha ko dito. Ang salita ko dito iba, ang salita ko dito sa kabila ay iba. That is not consistency. In fact, if we continue with inconsistency, we would all go crazy. Nakakabaliw. Nakakabaliw. Nakakasira ng ulo kapag hindi ka totoo. You want to be happy? You want to rejoice? You want to have a meaningful Christmas? Gusto mo ng maligaya at mabuti at masayang Pasko? ABC. Admit your faults. Believe in miracles. Consistent all the time.